Pops, ito yung spark plug na hindi pa namo-modify, no? Tingnan natin kung malakas siya, no? Okay. Ito yung hindi namo-modify. Testing naman natin yung isang spark plug ko na namo-modify na. Tigalin natin ito, mga Pops. Yeah. Ay, nako. Ito, mga Pops, yung spark plug na na-modify ko na, ano, natin. Testing natin. So, ayan, mga Pops, ito yung spark plug na na-modify ko. No? Tingnan natin kung ano yung pagbabago. Kita niyo, mga Pops, yung diferensya, no? Nung spark plug na na-modify tsaka sa hindi na-modify. So, ang tawag doon sa ginawa ko, spark plug na pagmamodify ng spark plug, side gapping ang tawag doon. Side gapping. So, tuturo ko sa inyo, mga Pops, kung paano yan, no? Ganito yung, mga Pops. Ayan, makikita niyo ito yan. Wait lang, ayusin natin yung camera. So, okay, mga Pops, kasi ito yung ito yung isa, ito yung ni-modify ko, ayan, kung makikita nyo, mga Pops, para makita nyo, ayan, yan ang tsura nya, mga Pops. Ang tawag dito ay side gapping, no, binabawasan, kasi ganito siya, ganito yung tsura nya nung wala pa, hindi ko siya ni-modify, ganyan yung ganyan halos ang itsura niyan. Ayan, ganyan. Ito yung spark plug na hindi na modify. So, ang pagmamodify, mga Pops, madali lang naman. Ang reason kung bakit tayo nag-modify para mas lumakas yung kuryente ng spark plug, lalo na yung mga ordinaryong spark plug, pwede natin gawin to. So, ang gagawin nyo, mga Pops, yan, for example, ito, ganito, ano, kikikilin nyo lang. Dapat may kikil kayo, mga Pops, ah. Ganito, ganitong klaseng kikil yan. Ganito. Saktong-sakto lang siya. So, ang ginawa ko kasi, kinikil ko lang yan, mga Pops. Hindi ko na niligara. Pwede nyo rin lagariin. Pwede nyo rin i-grinder. So, depende sa inyo, mga Pops. So, ingat-ingat lang tayo sa pag-modify. Lalo, for safety tayo. Okay? So, sa akin, ito na ginamit ko, kikil. So, chinaga ko lang. Chinaga ko lang. Ang kikikilin nyo lang, mga Pops, ito. Itong part na to. Labo, ah. Wait lang. Yan, ito. Itong part na to, mga Pops, ha. Huwag yung sa baba, ha. Ito. Itong part na to, ang kikikilin nyo. Itong dapat ang bawasan. Ang tawag kasi niya, ang, yan lang. Ganun na kadali. As kikikilin nyo lang yan. Dahan, unti-unti lang. Yan. Kikikilin nyo lang. Kung ipatong nyo sa isang part, matigas na part, patong nyo. Malabo na naman yung kamay ko. Yan. Yan, mga Pops. Gaganyan nyo lang yan. Basta yung tinuro ko kanina, mga Pops, ayun lang yung babawasan nyo. No? Ayun lang yung babawasan nyo. Ayan, ito lang yung ayan. Katulad yan. Ganyan ang tsura nya dapat, mga Pops. Yan, ganyan ang tsura nya. Ano, yan. Tingnan nyo maigi, mga Pops, ha, para dapat ang tawag dito ay side gapping, no, or tinatawag nilang racing spark plug, no, kaya nila tinawag racing spark plug kasi nga yung kuryente niya masulido kaya tinawag na racing spark plug, no. Ang tawag talaga nito ay sa ganitong pagmamodify ng spark plug, side gapping. So, yeah, mga Pops, ganun lang kadali. At least, katapan, nakatulong ako sa inyo, lalo na sa mga kay Rusi Pasio, no, na madalas na nagkakaproblema, hirap mag-start, no? Ito, malaking bagay yung pagmamodify kasi pinapalakas natin yung kuryente, no, ng spark plug.
So, marami pang may mga iba pang paraan ng modification. Isa lang to sa spark plug modification na ginagawa. Pero may mga ginagawa pa. So, abang-abang lang tayo sa mga iba pang video natin, mga paps. So, ito muna ang gawin nyo para at least kahit paano lumakas yung kuryente, no? At panoorin nyo rin yung isa kong video na nauna na pagmamodify. Gawin nyo rin yung pagmamodify ng ignition coil. Malaking bagay yun. Tapos ito gawin nyo. Talagang solido. Hindi kayo mapapaya. No? Hindi nyo kailangang bibili ng mamahaling spark plug. Dito, solve na. Itong spark plug na to, napakatagal ko nung gamit to, mga paps. Totoo lang. Kaya, tingin nyo pa, mga paps. Testing ulit natin, mga paps, ha? Ito yung kakabit ko. Okay, testing ulit natin yung ni-modify ko. Para makita nyo ulit. Diferensya ng modify sa hindi. Okay? Ayan mga paps. Okay. Kita nyo naman mga paps kung gano'ng kalakas ang kuryente. Pag ginawa kayo, makukuryente kayo yan. Huwag nyo. Ano nyo lang, idikit nyo lang sa pinaka body ground ng sa makina mismo. Tapos to, testing natin itong hindi na modify. Ayan, okay? Testing natin to. Testing natin ulit para makita nyo ulit yung difference ng dalawa. Okay. Okay, mga paps. Kaya mga paps, ha. Tayo mga paps, malakas din. Kaya malakas siya. Ang gawa na kasi yung aking ignition coil ay modify na rin. Kaya kahit na hindi siya na-modify yung spark plug ko, isang spark plug, malakas pa rin yung kuryente, binabatay ng kuryente kasi nga na-modify na rin yung ignition coil modification, no? Ignition coil, modify nyo rin mga paps, meron akong video, panoorin nyo yun. Malaking tulong. Ilo mga paps, no? So, sana nakaano kayo na nakatulong tong video na to. Okay mga paps, tanggalin ko muna. Hirap lang isang kamay lang eh. Okay. Okay mga paps, ha? So yun lang mga paps, sana nakatulong itong video na to, at para kahit paano masolusyonan yung problema nyo sa mga motor nyo, no? Lalo na ka hirap mag start, no? Ito mga paps, yung modification na ginawa ko, malaking bagay ito, sa mga nakikita nyo sa mga video na in-upload ko, panoorin nyo lang yun para pwede nyong gawin sa mga motor nyo. So ito naman, napakasimple lang naman ito. Okay mga paps, sana yun lang mga paps. Maraming salamat sa panonood. God bless you all sa inyong lahat. Ingat sa pagdadrive mga paps, ha? At yun, takbong pogi lang tayo lagi. Huwag tayo masyadong hataw ng hataw sa kalsada, no? Okay, yun lang mga paps. God bless you all. Bye bye.